Isang pinagpala at magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating pagdiriwang na ika-11 linggo sa karaniwang panahon, atin sa araw na ito, pinagdiriwang ang Father's Day. Lahat tayo may ama, maliban sa ating amang nasa langit. Amang naging daluyan ng buhay at pagmamahal ng Diyos. Kaya sa misang ito, pagdasal po natin ang ating mga ama. No? Yung marahil yung iba pumanaw na, marahil yung iba buhay pa, at pagdasal natin lahat ng ama, lalong-lalong yung mga dumadaan ng matinding pagsubok, krisis, kumisa nawawala ng pag-asa, nawawala ng lakas upang ipagpatuloy ang pagharap sa mga hamon ng buhay. So, sana pagdasal natin yung mga ama natin, no? Wala naman siguro singaw dito. Lahat tayo ay may ama. Okay? So, napakaganda po ng ating mga pagbasa. As usual, pinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga salita na ating laging pinapakinggan o marahil binabasa sa ating mga sariling tahanan o may pagkakataon magbasa tayo ng Biblia. So, sa gospel ngayon, narinig po natin yung dalawang talimhaga tungkol sa binhi. Binhi. Yung una, madaling maunawaan natin, di ba? Yung na very practical si Jesus nagturo kapag nagturo sa mga mangingista tungkol sa pangingista. Yung kanyang mga larawan na kanyang gagamitin. Kapag nangaral sa mga magsasaka, ayun, yung mga larawan ng binhi, paghasik. So ito po ang ginagamit ngayon na yung magsasaka, hahasik siya ng binhi. Okay, gagawin niya ang kanyang tungkulin, ihasik. Dahil wala siyang aanin kung wala siyang inihasik. Pero, hanggang sa paghasik lang, pagkatapos nun, siyempre, tutulog siya, magtatrabaho, kumisan, kapag may damo, lilinisin niya, pero nandun, hindi niya mapapaliwanag kung paano umuusbong lumalago itong kanyang tinanim. Bakit? Ito ay gawain ng Diyos. Sabi natin, paghahari ng Diyos. Kaya dapat malinaw sa atin, ang Diyos ang siyang maghari, dapat maghari sa ating buhay dahil siya ang dahilan kung bakit uusbong, magpapatuloy, uunlad, titibay ang iyong pananampalataya, paniniwala sa Diyos, sa iyong pakipag-ugnayan sa Kanya. Hindi natin masyadong alam kung paano nangyayari ito, pero sa biyaya at awa ng Diyos, nangyayari ito. Ganon din po sa ikalawang talinghaga. Alam nyo, yung mustasa, yung binhi po, yung sa Israel, parang maliit na maliit. Yung hindi lang yung paminta natin, yung bilog, malaki pa yun eh. Parang dikdikin mo pa yun kung makita mo yung maliit. Ganong kaliit po yung binhing mustasa sa Israel. Isa sa pinakamaliit na binhi. Pero kapag tinanim ito, at lumaki, nako, magiging isa sa pinamalaking puno ng gulay kung saan magagawa ng pugad yung mga ibon, sisilong yung mga tao sa init. Ano ha? So, paano nangyayari yon? Ang kamay ng Diyos. Anong kaugnayan nito sa Father's Day? Alam nyo, sabi, tinuturo natin inang simbahan. Ang pamilya ay ang lugar kung saan unang karanasan ng tao nangyayari sa pamilya, karanasan sa Diyos. Unang eskwela, hindi kung saan siya naka-enroll sa pamilya. Kaya nag-isip tayo, hindi lang yung mga ama, tayong lahat. Anong klaseng binhi ang ating hinihahasik sa ating pananalita, sa ating gawain, sa ating mga plano sa buhay? Sa araw ito, inaalala natin, di ba, yung ating mga ninuno, yung ating tatay. Bakit marunong kang gumalang sa kapwa?
Bakit marunong kang lumapit sa Diyos? Dahil dinagabayan tayo. Tinuro tayo. Ako, maliit pa ako kahit hindi ako tinuro, pero nakita ko naman, nagdarasal ang magulang ko bago sila matulog. Kahit napagod sa pagtitinda sa palengke, kumigising po sila ng maaga, alas 4. Pero bago matulog, nakita ko yun. Kahit na nung naging pari ako, hindi nila inihinto yung kanilang pagdarasal. At sa palagay ko, yung kanilang pagdarasal, nandun yung pagtitiwala sa Diyos, yung kanilang pagkilala sa Diyos. Kung hindi sila tutulungan, hindi magaganap ang kanilang pangarap na mapatapos kaming 7 mga anak nila. At sa awa ng Diyos, sa kanilang pagsisikap, sakripisyo, unti-unti, natapos kaming lahat. Ganun po. Nagsisimula sa maliit na pangarap, simula sa maliit na bagay, pinapalago ng Panginoon. Yung ating choir narito, sa kanilang pagkanta, nagbibigay papuri sa Diyos. Pero dahil sa pagkantang sama-sama, nagiging masaya, solemne ang ating pagdiriwang. Mga lectors, commentators, sila ginagamit ng Diyos, ipahayag ang salita. So, hindi para sa kanila yun, para sa atin. Kaya may mga paghuhubog din po at saka ibang ministries at sa simbahan. Parang hindi natin makalimutan, sino kaya nagbibigay ng paglago sa ating paglilingkod? Diyos. Kahapon, nagdiriwang po ang isang madre. Nakaabot siya, 88 years old. May sa kanyang 70 years pagkamadre, siya na lang natira. Nung nagsimula sila, 17. Tapos yung nag-persevere, 8. And then, 4 na natira. Matanda, patay niya yung 3. Isa na lang, siya na lang. So, nagsimula sa isa. 52 years ago, may gitnang 52 years sa Pilipinas. Pero alam niyo, ang naging madre dahil sa kanya, may gitnang 200. May gitnang 200. At dahil sa kanya rin, maraming na itatag na eskwela para sa mga bata, mga chikiting sa iba't ibang lugar. 7 ang kanilang komunidad sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Ilan sa mga bata simula noong 1972 ang nahubog nila upang makilala ang Diyos? Ako po, nagturo sa seminaryo may git 10 taon. 1973-74, yung bang hindi natapos, abogado, doktor, o anuman, tagumpay sila, may pamilya. Kakatuwang tingnan, kahit na hindi natuloy sa pagkapare, nandun ang magandang pamumuhay nila. Yung iba, tinutulungan, yung mga mahirap dahil sabi, Bishop, tagumpay na po yung mga anak ko, professional na, kaya dapat marunong akong kumila ng utang loob sa Diyos, kaya nagpapaaral ako yung mga anak na aming makatulong kasang bahay upang sila rin ay makatapos. So, marami pong mga maliit na bagay pinapalago ng Diyos kapag hinahayaan natin siya. Ang nagbibigay sa atin ng sagabal, of course, kumisa ng ating kahinaan, pero ganun pa rin. Katulad na rin natin sa unang pagbasa, hindi nawawala ng pag-asa ang Diyos sa atin. Laging gagawa ng paraan upang lalago ang buhay natin bilang kanyang mga anak. So, mga kapatid, bawat pagdiriwang ay nagbibigay sa atin ng tatag, pag-asa. So, sa mga lahat ng mga parents, lalo na sa mga fathers, dahil Father's Day ngayon, pagsikapan po natin, pairal yung mga mahalagang values katulad ng honesty. Okay? Kalinisan ng kalooban. Honesty. Humility, kababaang loob. Madaling magyabang ang tao, magmalaki sa Diyos at sa kapwa. But humility is the foundation of all virtues. Hard work sa pagsisikap nating
naalalayan yung mga anak sa pag-aaral, sa iba't ibang mga pangangailangan. Hard love, mahalin yung lahat ng tao, kinikilala. And then, of course, di naman lahat tayo, lahat ng sandali, serious, baka dadalhin tayo sa ospital. So, dapat may humor, ha? Yung pagkamasayahin, light, we take light things sometimes, no? And then, yung isa, we are called to holiness. Lahat tayo, tinatawagan ng Diyos, maging banal. Tularan siya sa pagmamahal, tularan siya sa pagmamalasakit at pagbibigay ng pag-asa sa ating buhay. Ito ang mabuting balita. Yung maliit, pinapalaki ng Diyos. Yung konti, pinaparami. Ano mang tinanim natin, nagkakabunga dahil sa pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos. Sa lahat ng mga tatay, narito Ama, Happy Father's Day.